Good afternoon mga lods. Andito na naman tayo. Kasi mas maganda yung habang nagda-drive tayo is medyo mag-ano tayo ng konti. Mga pakisabay, makisawsaw. Kumbaga kung ano man yung issue sa sa social media. Kasi hindi ako makamove on doon hindi ako makamove on doon lods sa channel ko na demonetize. Ang findings ni YouTube is Rios content. So, ginagalang ko kung ano man yung ano man ang decision ni YouTube, finding ni YouTube. Okay. Wala tayong magagawa doon. Inaamin ko naman talaga, hindi naman talaga. Kaya nga, karaoke yan, Lord. Ibig sabihin, wala namang ano dyan. Wala namang boses dyan, kundi parang minus one lang it's a lyrics. Siyempre ang kakanta nyan, yung kakaroon ng boses dyan kapag may kakanta. So ganun pa rin, bawal mong gamitin yung background, yung background music while may kanta man yun o wala, bawal pa rin. So, okay. Aminado naman ako na hindi sa akin yung kanta. Siyempre, hindi naman akong composer nung kaya nga karaoke. So, gumagawa lang tayo ng karaoke. Kumaga, hindi yung sa atin. Hindi ko sinasabing akin yung kanta at ako yung kumanta, ako yung nag-compose. Ang ginawa ko lang ay gumawa lang ako ng lyrics. Nilagyan ko lang ng lyrics. Ginamitan ko ng CapCut. Naglagay ako ng lyrics. Yun lang ginawa ko. Nagbaka sakali ako. Namonetize ni YouTube. After 4 months, pinasahod lang ang 3 pieces, din monetize ni YouTube. Kasi mga lods, sa panahon kasi ngayon, mabenta yung karaoke. Hindi na kasi uso yung mga yung mga amplifier na pipindot-pindot ka. Ngayon, anywhere, may internet. Kahit sa bundo ka, may internet. Pwede kang mag-karaoke sa cellphone mo, YouTube. Kaya, wala, bagsak yung negosyo ng gumagawa ng mga karaoke player. Kasi nagsulputan yung mga content creator ng karaoke sa YouTube. Nagbabakasakali din sila. So, mga lods, advice ko lang. Huwag na kayong dumagdag doon at huwag na kayong magpagod. Magpagod kay edit. At magpagod ka na download ng kanta ng iba, tapos palitan mo lang yung background. Tapos upload mo ulit sa YouTube. Wala na pong chance na ma-monetize ang karaoke content channel sa YouTube. Mga lods, speaking of karaoke channel in YouTube, mga lods, hi pala kay Atomic Karaoke. Idol ko yan. Kaso nga lang nakakalungkot. Kasi siguro hindi ko man, wala man akong proof na pero kasi nakita ko kasi yung channel mo is in, as in wala nang ad slot ng mga baka nasama ka rin doon sa mga inano ni YouTube. At saka mga lods, ni isang karaoke channel sa YouTube ngayon, kahit tingnan nyo, kahit yung malalaking creator, tingnan nyo ngayon, pasukin nyo yung channel nila. Tingnan nyo kung may makita kayong ads sa mga video nila. Ibig sabihin, ginanon lahat ni YouTube. Iwan ko kay YouTube, hindi natin alam. Siguro may malalim na dahilan si YouTube. Siguro, kasi minsan nagiging viral pa yung mga karaoke, karaoke song nila. Pero yung
copyright owner, hindi kumikita. Yung mga nag-a-upload, yung mga content creator kumikita. Siguro, hindi natin alam, nagreklamo siguro. Reklamo kay YouTube. Kaya ginanon lahat ni Chinoy, lahat ni YouTube. Yung mga, ano, yung mga content creator na kumikita sa YouTube. So, okay naman YouTube, okay yung ginawa mo. Kasi unfair para sa amin, tulad ako, kauumpisa ko lang sa industry ang ganyan. Tapos, binigyan mo ng chance na mamonetize. Ikaw ang nagmonetize. Tapos, ngayon, masaya ako. Kikita ako. Tapos ngayon, nung upload ako ng upload ng ano, dinimonetize mo. Tapos sasabihin mo ngayon, Rios content. So, anong pinagkakaiba namin ngayon doon sa malaking creator na matagal na dyan sa YouTube at binibigyan mo ng chance na kumita? Unfair. Diba? So, ngayon, fair. Parehas. Dahil sa ginawa mo, saludo ako sa'yo. O, di pares kami nga ngayon. So, yun po mga lods. Huwag nyo nang subukan at huwag nyo nang pangarapin ang karaoke content sa YouTube dahil zero chance po na mamonetize kayo. Sayang yung oras, pagod nyo. So kung may talent kayo sa pagbablog, pagpapatawa, yun na lang gawin nyo. At doon wala kayong magiging problema dahil sa inyo yun at hindi kayo makakasuhan maaanuhan ng copyright. Huwag lang kayong gagamit ng mga reminder nga rin pala, huwag na huwag po tayong gagamit ng background music kahit yan ay inalaw nung humingi kayo ng permission kung sino yung owner niyan. Pag in-upload mo kay YouTube yan, ang kinalalabasan yan copyright. Mas better wag na lang po kayong gumamit. Ngayon punta po kayo sa sound collection library ni YouTube. Doon makakakita kayo ng mga back sound effect, background na pwede nyong gamitin. Yun, ina-allowed po ni YouTube yun. So, yun nga po mga lod. Huwag na po tayong pumasok sa karaoke content at dumagdag tayo doon sa YouTube dahil sayang yung pagod. I-port nyo, puyat nyo kay edit. Tapos, huwag na po kayong umasa na mamonetize yun. Dahil lahat ng monetize na ang content nila is karaoke, demonetize na po lahat sila ngayon. So, gumawa na lang kayo ng other way kung saan kayo nababagay. Kung nababagay kayo sa pagpaprank, pagpapatawa, yun na lang mga lods, yun ang pasukin nyo. Huwag na po sa karaoke content channel. Yun lang po. Maraming salamat. God bless you po sa inyong lahat.